At hindi lang yun mga repa, no. Madadagdagan pa po yan taon-taon. Madadagdagan po ng 0.5% taon-taon mga repa. Wala lang! Intro-intro! So what's up mga repa? Good morning po sa inyong lahat dyan. Sa mga dyan, dyan. Morning po sa inyong mga repa. Sa mga nagre-reklamo sa PhilHealth na yan mga repa. Oo, yun. Tama nga. Narinig nyo. Nakakabwisit talaga, no? Ginagatasan tayo mga OFW, mga repa. Grabe naman yan, huwag ganyan. Bago lahat, mga repa, no? Good morning po sa inyong lahat. Again, mag-look tayo ng pagpag. De, yung mga pag-Ramadan kasi dito sa Saudi Arabia, mga repa, no? Namimigay sila ng kabsa. Laging may chicken ba? Itong mga kasama naming mga Muslim, mga Islam, hindi na nila nakakain kasi araw-araw ba naman kasi. Ngayon, kinuha ko yung chicken lang kasi yung rice, iba yung ano eh, iba yung pagkakaluto nila. Kaya, ngayon, ang gagawin ko, piniprito ko muna, tapos, tinanggal ko yung mga rice muna na kadikit sa chicken, nilulutuin natin ulit. Ngayon, naalala ko, ano, kaldereta. Ang gano'n, kalderetang manok. Ewan ko ba? Naisip ko. Ah, basta. O, yun. So, ipiprito ko muna. Tapos, igisa ko maya-maya. Then, yun. Gagawin natin kalderetang mga repa. So, ayun po yung ano, yung chicken na. Ayan. Medyo ano kasi. Against the light mga repa. Ayan. Ayun yung chicken. Kaya mo yung uyan. Ayan, oh. So habang nagluluto tayo mga repa, no, pag-usapan natin yung PhilHealth na yan. Yung 3% mga repa, no, 3% na ng dagdag sa mga ibabawas sa sahod natin kada buwan. So example nun, pag sumasahod ka ng ang basic salary mo nasa sa 3,000 mga repa. Pag 3,000 ang basic salary mo, ha, sa isang taon, magbabayad, diretso na natin, sa isang taon, magbabayad ka ng 15K. Pabayaran mo yung pagbabakasyon ka o kaya pagkukuha ka ng OEC mo. Mandatory yun mga repa, no? Ito nga pala yung nabigay sa akin ng ano, kabsa, chicken kabsa. mandatory daw yun mga repa, no? Yung PhilHealth na yan. So, okay lang kung mandatory, pero wag naman sanang ganun kalaki mga repa, di ba? Ang laki nun. 15K pag-uwi mo, babayaran mo ng buo yun. Ang sakit sa bulsa nun. Tapos di ka makakabalik kung hindi mo mababayaran yun. Di ba? Hindi ka makakauwi. Hindi ka makakakuha ng OEC mo sa POEA. Diba si Diyos ko? O paano na? Di ba? Ano tayo? Kumatay ng pera? Diba, nakaka-init, nakakatar lang mga repa. Tsaka yung sinasabi nilang ano, yung international na ano, PhilHealth na yan. Pagdating mo dito sa Saudi Arabia, hindi mo rin ako magagamit yan. At kahit sabihin mong ano, nagkasakit ka, nagkaano ka, hindi mo na magagamit yan mga repa, no? Kasi bago ka dumating dito, sa Pilipinas pa lang, nasa Pilipinas ka pa lang, may insurance ka na dito. Naasikaso na insurance mo dito. Naman sino siguro sa ibang bansa, no? Sa mga ibang bansa, hindi lang dito sa Saudi Arabia. Pag nandiyan ka pa lang sa Pinas, may ano ka na, may insurance ka na. Eh, nakakainis lang. Hindi natin magagamit yun, mga repa, sinasabi ko sa inyo. Ano tayo, bigasan? Ano, nalulugi yung PhilHealth ng dahil sa COVID-19, di ba? Eh, yung mga ibang ano nga, yung mga ibang may PhilHealth nga, hindi naman lahat kinovered ng PhilHealth, di ba? Hindi naman lahat binayaran ng PhilHealth. Dito nga sa Saudi Arabia, lahat, kung sino ka man, kahit lahat ng tao na may sakit na COVID or kahit may ano lang, sintomas yan, magpa-check up ka, libre yun. Wala kang babayaran. Lalo na pagka merong kang ano, may COVID ka. O, kahit sino ka pa, mapa-Saudi ka pa o hindi, expat ka man o hindi, walang babayaran hanggang gumaling ka. O, ayaw mo nun. Diyan sa Pilipinas, putang. Ewan ko ba? Naiinis ako. Nakaka-high blood eh.
yung pinambayad nila sa mga tao, yung sa ano, sa kinover nila dahil dahil dyan sa COVID na yan, ano, babawiin sa amin mga OFW. Napakalupit nyo, napakalupit na ano yan, batas yan, anong batas yan, anong klaseng batas yan, hindi makatarungan yan. Kung ko pa napapanood yan, Diyos ko, na high blood ako eh. Ano yung magbabakasyon ka, best na pagkain na lang ng pamilya mo, ibigay. Dati naman, nang babayaran mo lang sa isang taon, 2.5 eh, no? 2.5 oh, kung di ako nagkakamali, 2.5, 1 year yun. Ngayon, magkano? Diyos ko naman, maawa naman kayo. Pati DH mga repa, kakarampot na nga lang yung sahod pagdating sa Pinas, mababawasan pa. 3%, malaki yun kung tutusin. Malaki talaga, hindi tutusin, malaki talaga. At eh, ang mas kawawa dyan yung mga sumasahod ng 500K. Meron na yung ganon, di ba mga repa, 500,000. Yung mga ganon, mga chief engineer, mga ano, ganon. Ako, sumasahod dyan yung mga 500K. Di mas kawawa yung mga yun. Bibigay nila sa PhilHealth yun. Masahod ka ng 50K. Sa isang buwan mo, 1.5. Times 12. Ay, gusto, napakalaki ng mga repa. Ano? Ano talaga nung ma-high blood ka? So, itong niluloto ko nga pala mga repa. paprito na. Ayan, konti na lang. Ayan mga repa. No? Ayan, konti na lang. Ito na lang. Ingredients ko nga pala mga repa, ano yan. Luya, sibuyas, bawang, kamatis, carrots, tsaka patatas. Tsaka may mangtomas tayo dito, toyo, paminta, tsaka asin, syempre. Yun lang. So, yung mga repa, no. Sabi na, nag-isa ko na po. Hindi ko na na-videoan kasi tumawag mo si Papa. Ayan, pakulo na nga eh. Pakulo na mga repa yung pagpag natin. Oh, ayan na po siya, no, mga repa, no. Ayos na yan. Kabsa yan. Kabsa. Chicken ng kabsa yan. Ngayon, naging ano na. Naging pagpag na. Sarap to, mga repa, no. Hindi ko na na-video, mga repa, kung paano ko niluto, eh. So, ayan, no, mga repa, balik tayo sa PhilHealth na yan. Naka-high blood talaga mga ito. Diyos ko! Yung tipong sa Pinas, hindi naman lahat may PhilHealth, di ba? Tsaka, hindi pinipilit, hindi mandatory. Pero sa aming mga OFW, ba't ganon, no? Bakit ganon? Nakakakurat. Nakakaumay. Ay, Diyos ko. Ba't kailangan nyo yung mandatory? Okay, sige, okay. Oh, mandatory sa lahat ng mga OFW. Okay, okay lang. Pero yung ganong kalaki na percentage na mababawas sa sahod namin buwan-buwan. Nag-iisip ba kayo, ha? Mga PhilHealth dyan, shoutout sa inyo. Nag-iisip ba kayo? Hindi kami pumunta dito para ang ano, ang paghihirapan namin, ganon. Punta kami dito kasi may mga pangarap kami para sa mga pamilya namin na dapat naman sana nakalagay din sa slogan nyo na yan, yan nakalagay din dyan mga repa sa slogan nila, no? Sana naman tulungan nyo kami. Teka lang, titikman ko lang to. Oh my god, you're getting into my nerves. Wala akong masabi kundi mag-visit lang. No? Hindi lang ako. Sa lahat ng mga OFW dyan, na alam na itong nangyayaring to sa PhilHealth, kumukulo na ang dugo. Nag-iisip ba kayo, PhilHealth? Sana naman naisip nyo yun. At sana, no, mga repa, may paraan pa para mabawi yan, hindi mapatupad. Pero ang alam ko, nabasa ko kasi sa isang article, no? Third and final hearing, mga repa, sa nabasa kong article, pasado na sa Senado. So, oh my God, wala bang lumaban, wala man lang ano, nabalita sa social media, dito sa social media, ano na, pasado na.
Hindi ko alam kung pwede pang bawiin yung decision na yun. Pero tingin ko hindi na, no? Pero grabe naman, Mr. President, maawa po kayo sa amin. Hindi lang po sa... Diyos ko, maawa na lang po kayo sa mga DH na ano, yung mga 1,500 real na nga lang yung sahod, mababawasan pa ng 3% sa... Diyos ko, ano may iipon? No? Ang pag-iipunan na lang nun, pag-iipunan niya, yung babayaran niya sa PhilHealth, pagdating niya dyan sa Pilipinas, pagbabalik na siya dito, ganun? Hindi nyo... Siya, alam nyo eh, alam nyo yung nangyayari. Pero nagbubulag-bulagan kayo. Pero ayaw nyong tanggapin sa sarili nyo na may mga kababayan kayong ganito. May mga kababayan kayong nahihirapan dito sa Saudi Arabia. Alam nyo eh, oh, first time ko dito, nung napapanood ko lang sa TV, sa mga balita, no? Parang sabi ko noon, ang arte naman, ba't ganito, ganyan yung mga OFW na yan, lalong-lalo na dyan sa Saudi Arabia. Lahat ng mga sinabi ko noon, nung napunta ko dito sa Saudi Arabia, kinain ko mga repa. Kasi nakita ko yung mga tao na, yung mga kababayan natin dito, na talagang naghihirap mga repa. Na high blood talaga sa PhilHealth na yan, aba. Taas na ng dugo ko. Taas na ng reading ng dugo ko ang mga ano na, mga 400 over 800 na. Kainis ah. Diba? Ba, sino ba magsasuffer dyan sa mga pinag-aanon nyo na yan? Hindi kayo, kami. Tapos pagdating namin dyan, lalo ngayon, may COVID. Anong tingin nyo sa amin? May dalang COVID? May dalang ano? Para kami yung, parang kami yung virus, ganun. Alam nyo ba na napakalaki ng kinikita ng gobyerno dahil sa OFW? Remittance pa lang. Sa remittance. Remittance pa lang, mga repa, napakalaki na. Kasi exchange rate. At hindi lang yun, mga repa, no? Madadagdagan pa po yan taon-taon. Madadagdagan po ng 0.5% taon-taon, mga repa. So, napakalupit ng PhilHealth, di ba? Maawa naman kayo, no? Mga repa, dyan sa, ano, sa PhilHealth, Diyos ko, huwag naman ganyan. So, hanggang dito na lang, mga repa, no? Please like, comment, and subscribe, mga repa. Sana gustuhan nyo at sana makarating to sa PhilHealth, no? Nabibisit talaga ako, mga repa. Yun lang. Bye-bye.